Good day guys! Welcome back to the channel. Isang magpapalang ng araw sa lahat kasi makapag-share naman tayo ng ideya sa ating motosiklo. Tres vlog ay gagawa tayo ng schematic diagram ng dual contact horn, wow! Positive trigger, stock horn at saka loud horn using hollow switch. So yan ang pakita ko guys sa araw nito. Let's go! So na guys, for today's vlog, ang gagawin natin ay guguhit tayo ng schematic diagram ng dual contact horn, positive trigger, stock horn, at saka loud horn gamit ang hollow switch. So, syempre, huwag na natin patagalin pa. Kuha tayo ng bond paper, roller, at saka bullpen. So, una na gagawin natin ay gagawa tayo ng automotive relay na layout. So, yan guys, ito yung pinaka-importante, yung automotive relay. So, ang gagawin pa rin natin ay single pole, single throw na relay. So, yan. Meron kasi naghahanap ng mga diagram ng dual contact horn gamit ang hollow switch. Kasi mas gusto nila yung hollow switch, guys. Kasi may ilaw siya eh. May ilaw siya. Yan. Kasi may background siya, guys. Ito yung pinipindot siya. Ilaw yung backlight niya. Yan, yun ang gusto ng mga iba guys, gumamit ng mga hollow switch. So yan, dito tayo, lalagay natin ang 87, 85, 86, saka 30. So yan guys, klaro ba guys? Yun. So syempre, yung nakasanayan ko, yung 86, ginawa ko yung ground. Yan, pwede, yan, pwede din yan gawing positive. Depende na sa inyo guys kung saan kayo comfortable. As long as, tutunog ang ating busina. So, siyempre yung 30 sa battery yan, matik. Magawa natin ang battery guys. Battery dito lang sa baba. Yan. Noong una kasi, gumawa ko ng video ng dual contact horn, positive trigger, stock horn, saka loud horn. Gamit yung ordinary lang na switch guys, yung may on off, on saka off, yung may dalawang supply. Yan, ito ang gagawin natin ay ano, gamit ay hollow switch yan guys. Baka na naghahanap, maghahanap kasi, kaya gawin na lang natin. So yan, ito yung negative, ito yung positive. Siyempre gagawa tayo ng fuse. So may fuse yan guys, lagyan natin fuse ang ating relay para may protection siya siyempre, di ba? Okay. Yan. Fuse. So yun guys, oh. Klaro ba? Fuse. Tapos ito automatic na body ground na yan guys. Yun. Yung body ground na yan. Yan. Body ground na siya. Yan. Yun, di ba? Parang, kahit sa banda sa buong chassis niya guys, but importante is dikit yung wire natin sa ground. So yan, kahit sa ground sa ating harness, pwede na yun, basta as long as tutunog ang ating relay. Yan, may rosin fuse. Ang next natin gawin guys, ay guguhit tayo ng guguhit tayo ng hollow switch. So ito yung ano guys eh, pinaka-importante di ba? Hollow switch. So yan. So pansinan nyo na sa pro guys, bearing yan. Biring na sira. Yan. Yan. Siyempre, yan. Lagyan natin ng common. Common, NO, normally open, tsaka NC, normally close, tsaka positive, tsaka negative. So, mamaya ilista ko dyan sa gilid ang color ng mga wire na ito para may idea na rin kayo kung anong wire na na-connect sa mga linyang yan. Pero mas maigi, ligyan nyo sa ilalim. Kasi sa ilalim nating hollow switch, may mga pattern doon. Ito yung makita nyo. Normally open, normally close, common, positive, at saka negative. So yan guys. So siyempre, ang next natin yung gagawin ay yung push button ng ating busina guys. Push button. Yan. Yan. So, siyempre, sa button natin, meron siyang dalawang linya. Yan. Yung positive input, tsaka positive output. Since positive trigger naman ang ating content natin ngayon. Yan.
So siyempre, since may relay siya, dadaan natin sa relay yung output din, guys. Yeah. Siya. Yun, di ba? So ito naman yung positive output natin, lagyan lang natin. Positive output. So since positive output siya, kapag Honda, so kulay black siya, kapag input, so pag kulay black siya, kapag output naman niya, light green siya. Same lang sa mga Yamaha, guys, kapag ganitong design ng mga coding. So ito naman yung positive input natin, di ba? Black yan, black wire. So ito light green. So yan, di ba? Kapag pinindutan natin itong push button, automatic na supply siya sa ating 85. At dito naman siya, lumalabas yung supply papuntang normally, ito pa na, papuntang common. So ito yung common, guys, ito yung tinatapon na ng supply ng ating relay. Yan. Yan. So yan. Tapos, ito namang in-O at saka in-C. Ito naman yung magsusupply sa ating dalawang busina, guys. So gagawa tayo ng stock horn muna. So stock horn, lagyan natin yung stock horn dito. Yan. Simple lang natin yung stock horn. Siyempre gagawa din tayo ng loud horn. Siyempre, guys, loud horn din. Yan, loud horn. Gawa din tayo ng loud horn, guys. So yan. Tindahan na natin para maganda yung resulta, guys. So yan. So yan. Paglagyan natin, tumutunog siya, di ba? Siyempre, lagyan natin ng mga terminal. So yan. Kung may katanong kayo tungkol sa ginawa kong video, maaari kayong mag-iwan ng comment sa baba, guys. Kahit hindi direkto sa ginawa kong video. At kung ikaw ay bago pa sa channel at nilalapadpad sa tingin mo yung katulong video ng itong ginawa ko, eh siyempre yun yung kung supportable lang subscribe at pinutin ang bell icon para lagi kayo updated sa aking mga bagong video na in-upload. Maraming salamat. So yun, guys. Napakadali lang. Tapos, depende na sa inyo kung saan nyo lagay nyo normally close ka normally open na supply ng inyong busina. So, siyempre, positive trigger tayo, guys. Itong linyang ito, ito yung nakakonect sa ating ground. Naka-ground na yan. Matic na yan, guys. Okay. Yeah. So, ito, positive ito. So, dito natin ilagay yung stock horn natin sa ating normally close. Kasi kapag hindi natin pinindot itong normally close, naka-steady lang yan siya, naka-automatic supply din sa ating stock horn. So, tutunog lang ating loud horn kapag pinindot natin ang normally open. Correct me if I'm wrong, guys. So, siyempre ito, gagawa tayo ng ground. Yan, ground sa ating busina, guys. Yan. So, ito yon. Tapos, ito siya. Yan, sa isa lang. Kahit baligtad rin, guys. Kahit saan dyan pwede. So, dito na naman tayo sa ating isa. Yan. Tapos, yan. Simple na, makadali lang. So, yun. Ano natin natin. Sobrahan ko ata. Paano ba? Nasobrahan ko ata. Sino? Ito na lang. Yan, guys. Nasobrahan ko ata. Okay lang lang. Tapos nakita natin kung saan siya nakakonect. Yan. Dito. Yan, guys. So, yan. So, kita nyo man kung saan siya nakakonect, diba? Klaro ba, guys? Napakadali lang, diba? Tapos, ito namang nakikita nyo, negative sa positive. Saan yung load? Siyempre, ito yung nagbibigay background sa ating halo switch. So, kapag pinindot natin yung halo switch, automatic siya nagbibigay ilaw, guys. May kulay na pula, puti, yellow, at saka, depende na rin sa anong design ng mga halo switch. So, itong, since ito ay ground, kahit saang wire kayo connect, as long as nakakonect sa ground, pwede nyo ba di ground? Tulad nito, binag-ground ko lang siya.
Kahit anong brand ng mga motor, pwede ito halos switch na pa. Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda, China Motor. Kahit saan nyo ipollow yung coding, pwede. Yun lang ang ating design is positive trigger. Design lang siya for Honda. Yung mga motor na may design na positive trigger. Mga Yamaha, ano din. Mga China Motor. Sa Suzuki, Kawasaki, Yamaha, mga negative trigger yan guys. Gawin tayo ng diagram kung paano gumawaan ng schematic diagram ng negative trigger, dual contact horn, gamit ang hollow switch. So, for the meantime guys, nang ginawa kong video ito ay for positive trigger lang. Pero kung madali kayo makagets, pwede din gawin nyo na negative trigger itong ginawa kong video ito guys. So, yan. So, ito na lang is positive accessory ito guys. Halimbawa, kung Honda, simpre black ilagay mo dito. Kaya lang, umiilaw lang siya lagi kapag nilagyan nyo ng supply. So, maigi, pwede nyo yung lagyan ng supply dito sa ating, halimbawa, kung gusto nyo umiilaw lang siya kapag tumutunog, kapag pinindot, simpre, dapat kukuha yung supply dito sa normally open ito. So, dito kayo mag-jumper guys. Halimbawa, gusto ko boss na umiilaw yung hollow switch kapag pinindot. So, kapag itong normally open, pinindot nyo siya, yan, simpre, itong black positive na ito, since positive namang supply ng relay natin, positive trigger naman siya, simpre, sa supply yan itong backlight, kaya lang iilaw lang siya kapag pinindot natin yung push button. Kapag pinindot natin, tak, automatic nabiblink din siya. Pero kung gusto nyo talagang umiilaw siya lagi, lagyan nyo lang na positive accessory. Pwede nyo dito jumper guys, sa normally open. Kung gusto nyo umiilaw lagi, kung umiilaw lang siya, tuwing pinipindot. Pero kung gusto nyo umiilaw lagi, lagyan nyo lang siya ng positive accessory guys. Napakadali lang. Since positive naman itong output ng ating hollow switch. Positive accessory. Accessory. Tama ba? Yan. So, ito yung lagyan natin ng stock horn. Yan. Stock horn. Yan. So, ito naman yung loud horn natin. So, yan guys. Tapos na ating drawing pala. So, lagyan lang natin siya ng mga... pangalan. So, ito yung loud horn natin. Ito yung stock horn natin. Ito yung hollow switch. Ito yung push button natin. So, baka may magsasabi na mamaya yan sa comment section na marami ng switch. So, sa paglagay ng dual contact horn, kailangan talaga may switch. Imposible walang switch. Hindi ko alam kung mayroong siguro may paraan na walang switch. Pero paano mag-shifting yung dalawa kung walang switch, di ba? Yan, nagko-comment na naman dyan. Hindi ko alam kung paano gumawa ng dual contact horn na walang switch. Tapos, ito naman yung loud horn natin. Dito yan sa normally open. Pag pinindot natin yung ala switch, siya ang susupply yan. Pag in-off naman natin, ito namang normally close ang stock horn. So, yan guys. So, ito yung push button natin ha. Baka sabihin naman ng iba dyan na itong push button is switch na rin. Normal lang talaga na may switch sa ating motor. Kasi, di naman wala na walang switch. Kasi, ito yung ginagamit natin tuwing nagbubusina tayo, di ba? So, ito yung at ease na lagi. So, may switch na tayo. At lahat ng motor, mayroon horn switch. Baka sabihin naman niya nga, marami ng switch. Isa lang switch ginamit natin, no? Halo switch lang. So, noong video ko kasi guys, may nanocomment na marami ng switch. Tinanong ko siya, marami bang switch? Ilang switch mo nakita mo, di ba? Isa lang ginamit natin switch. Iwan ko sa'yo. So, ngayon guys, reply lang natin, ha? So, ito yung ginamit natin relay ay single pole, single throw na relay. Single pole, single throw na relay. So, ito naman yung hollow switch natin. Isa lang switch guys ha. Hollow switch lang. Huwag nyo itong i-consider ang switch kasi lahat ng mga motor may switch talaga sa busi. May push button talaga tayo. So, yan. So, lagyan natin ng content natin. Dual contact horn. Dual contact horn. Yan, tara ba guys? Positive trigger. Yan. Positive trigger. Dual contact horn, positive trigger, stock horn, loud horn. Yan. Yan guys. Simple, lagyan natin ito using hollow switch. Using hollow switch.
So yan guys, yan medyo naubusan ng ano, espasyo. Tapos siyempre itong limang ito, lagyan natin ng yan ng mga kulay. Kung sakali maka-experience kayo ng halo switch na may mga kulay guys, yan, lagyan natin siya. So yung inse, lagyan natin ng puti. Ano ba? White. Puti, Tagalog na lang. Puti. So yung NO, lagyan natin green. Yung C, blue. If ever lang guys, makikwento kayo ng ganitong kulay. So yung negative, ano yan, black. Black talaga yan guys. Kahit sa anong halo switch, kadalasan black yan. Pwede lang mamali pagka-install ng socket nyo. Pero ngayon, mga halo switch guys, is meron na siyang guide. Hindi na kayo makamali. Dito lang yung mga unang labas, walang guide. Pas, plug and play lang ngayon, meron na siyang guide. Yan, itong positive. Red. Yan guys. Klaro ba? Yan guys, tapos na ating dual contact horn using halo switch, positive trigger. Yan, screenshot nyo lang guys. Kung gusto nyo yung trabaho ko, yan. Comment nyo na lang kung napangitan kayo. Tapos, siyempre, review lang natin ha. So, ito yung battery. Lagyan natin ang pangalan para makompleto. Yan. Sa managahanap, guys, malaking tulong ito sa kanila. So, yan. So, since positive trigger ito, automatic, itong push button natin, positive input. So, kapag pinindot natin yan, automatic, nalalabas yan na positive output. Yan, papuntang relay. So, 85 yan, guys. Tapos, ito naman yung 86, automatic, naka-free ground. So, pwede yung isang linya ng horn natin, di ba, dalawa yan, yung positive sa negative, pwede rin doon mo siya itap. So, nagtatanong, kung pwede ba 86, balik ta rin. 85, yes, pwede, pwede. Walang problema yan. So, itong 30, automatic, sa main line natin ating battery, yan, may fuse yan. Depende kung lagyan ng fuse, pwede rin wala. 87, automatic, pag pinot natin, sumusupply siya sa ating halo switch, yan. So, merong nakalagay doon na letter C, doon may lagay 87. So, steady lang siya dyan. Nag-aabang lang siya kung sino ang dalawang yan ang supplyan niya. So, since halo switch siya, automatic, normally close. Pag pinundot mo yung stock, automatic, tumutunog yan. Yan, pinundot natin, automatic tumutunog kasi normally close. Naka-close siya, guys. Pero, pag pinundot natin yung halo switch, ang tunog naman ang ating loud horn. Napaka-basic lang. Yan, ito guys. Maliw, ang klaro ng ating diagram. Tapos, ito mga negative, naka-ground. Yung positive, pwede mong i-join dito sa accessory sa ating 87, sa ating loud horn, para pinindot natin, magbiblink lang siya para maganda tingnan. Pero kung gusto mong umihilaw lang siya lagi, kahit naka, hindi nakatrabaho yung dalawa o naka-steady lang ito, naka-normally close lang siya, lagyan nyo ang positive accessory. Ganun lang. So, may katong kayo guys, kahit hindi related sa ginawa kong video, maaari kayong mag-comment ng baba. Kung nagustuhan yung video ko, sa tingin nyo katulong sa inyo, hinihingi ko supportable lang para subscribe at tindutin yung bell icon para lagi kayong update sa aking mga bagong video na in-upload. Maraming salamat. So, yan lang guys for today's vlog. So, sana nagustuhan nyo at syempre, nadagdagan ko yung kalaman. Maraming salamat sa laging panood at laging pagsuportahan ng aking channel. As always, laging mag-ingat sa inyo. God bless!